I'm not a cosplayer, but I've been in this community for a decade na. Oh, hi. Hello, Reina. Hello, sister. Hi, Tito J. Good evening. Cosplay talk. Yan, topic. Sabihin niyo yung topic. What? Okay. Same cosplayers. What's your reaction on the current issue that we have? Ah, here. So, the issue is like wearing the same outfit, wearing the same cosplay, di ba? Yeah, wearing the same character, basically. Yes. So, here's my take. Kasi back in 2014, or even a few years back, 2017, lots of people have been cosplaying the same character. Like, there was an abundance of Rem, Kirito and Asuka, and the Love Live boom. Like, so many people were cosplaying the same character. But this time, it's more on, like, accusation of a direct person. Trinity, I was looking at, I believe I saw a lots of Rems, lots of Erens, lots of Kiritos. Kung ano yung trend na anime kasi, yun yung sinusundan eh. It's only natural. Ah, that's really true. And mas madali kasi makuha yung costume. Like, it's more on the accessibility. Uso din yan sa Cebu. Ah, really? Hello kay Cebu Cosplay Buzz. Ayun. Bigari Montejo yan. Yeah, like, uso siya. Ha? Huh? And, sadly. And here I was thinking na it's only happening in Manila. So again, Imperial Manila mentality. So kung nangyayari yan sa Cebu, baka nangyayari din yan sa ibang lugar. Mm-hmm. Pero share ko lang, like, I think it's a matter of, like, mostly, di ba, mga babae? Like, not really a sexist issue, but mostly girls. When they see someone wearing an outfit, parang number one reaction ng iba is, uy, bakit ano ah, but same tayo outfit. Like, tendency one of them is gonna change. Although it was weird kasi at some time, parang it blew out. Someone got offended because someone is better than them. Yeah. Okay. Yun, it blew out of proportion kasi, like, depende sa... Yeah, nga eh. Medyo ano, parang nagiging drama na siya na who wore it better. Tama yan, like those words, who wore it better. Nagiging ganun eh. I cosplay ocho. Mm-mm. Hindi, uso yung comparison eh. I as well can compare like two cosplayers and get away with it eh. Eh, sabi ko nga, hindi ako cosplayer, so I get to ask the pulse of the cosplayers who are actually doing it. And that starts with you, Reina, and our next guest later on. Sino ba? Okay, surprise lang later. Pero nandun naman sa comments eh. Ayun. Nandun naman sa comments eh. Ayun. Oh, wait, share ko lang. There's also a tendency kasi na the same costume is owned by both cosplayers. Or the first cosplayer A bought the costume from cosplayer B. Pero wala naman yung possible. Like, high silicone paper. Mm-hmm. Vice versa, ganun. Yes. Mm-mm. So, yun na nga. Okay. So, what? What ano, hindi kasi natin na it's easy to for us to think. Okay, I'm trying to get into the mindset no. It's easy for us to think na she did it better. I feel jealous or I feel na mas mababa ako so I retaliate. There are different kinds of outlook kasi. Pero in this case kasi someone did it better and then someone got jealous. Tama? Well, hindi ko alam eh. This person has been... I'm hearing this person's name. Oh, no. And I've had... Kumbaga parang she had... Wala, namatik na siya sa akin. Because I trust my friends more than whoever. No? Well, it's only natural. Pero for that to happen twice, thrice, parang sama. We shouldn't even judge the book by its cover. But again, it's... Alam mo yon. Even otakute, I'm saying you, the subject is an otakute ambassador. And hindi naman siya ginudge by the inside eh. Judged by the record naman eh. Well, everyone's, ano eh, kumbaga, who's willing to be an ambassador for certain brands, well, they'll take it. Kasi willing sila eh. Diba? Tama naman yun. Pero parang yung attitude
during your stint as that certain ambassador for not just for any any venue or brand like Cizentro 200, the way you talk about that, hindi tayo magkakasundo kahit na sabihin natin yung value ko is 200. Hindi tayo magkakasundo kasi binabarat mo ko. First things first, the 200 thing was for 3 videos. Yan, babalik tayo. Let's just wait for Reina to Naputol si Reina. Ito yung mahirap. You're carrying the brand. Kasi, syempre, like, you, mm-hmm. parang role model, hindi mo pwedeng sabihin na, ay, labas ako dyan, I'm not outside this. dyan, kasi ganito ugali ko. Mahirap anuhin yun eh. Kasi you carry a brand. Self-assess rin. Hi. Pwede ka magpaka-edgelord. Pwede ka magpaka-edgelord, pero when you're representing a brand, pag may dala kang brand, mahirap idalhin yung sarili mo na you can still be yourself eh. There are times na you will be forced to change. Kasi sa akin, nung dinala ko yung brand ko, sarili kong brand, that was the last resort. Bringing your own personal brand is the last resort. You can hide yourself in many names. I did. Yes. I know. Yeah, you can do a name change. You can rebrand yourself. Pero iba talaga yung pag lumabas eh. Pag pangalan mo lumabas, patay ka. Kakatakot yun. Yes. There was this one time na kamali ako, I jumbled the names of 2 Lego groups. Ngayon ko lang i-open ulit to, no? And since I jumbled ko yung kung sino kausap ko, I was ecstatic because my piece will be printed on paper, on a newspaper. And then, social media, like, shame on you. So, for transparency's sake, I had to share it to my own profile. I hope I don't. Pero yun nga, no? Well, my fault here is that I was too ecstatic not to check yung pagkakamali ko. Pero, yung this point na, ano ba, hindi pa ba tayo nagbago, hindi pa ba tayo nadala sa ating mga pagkakamali. This is the third time, and uulit at uulit to. Para si PLDT. Well, what do you know? Ayan. Sige, I'll let you chime in. Final thoughts. Final thoughts ko. Okay. So, wait. Clear ba ako? Baka choppy ulit ako. Yeah. Okay. Final thoughts. If you are carrying a brand, self-assess. Do not magkalat all over the place. Like, it's not just you being affected. It's also the brand or brands that you carry. Mapa shop ba yan? Mapa event organizer? Or even matatarnish din yan eh. So, ayusin nyo rin. Even within private groups, ayun, naputol ulit. You are being watched everywhere. Even with groups. Mm-mm. Yes. Ayun. Sige. I'll get back to you, Reina. No? Pag maayos yung connection natin, next time we'll do another round. All right. So, thank you very much, Reina. Sunrise PH. Tama, na, Sunrise. Dreamin na ako. New group na. Saan ka na? Sa I Dreamin. New group na. So, sa ano? I Dreamin. No? I Dreamin. There, of course. All right. Sige. Reina. See ya. Thank you. Just follow her profile, ah. You can later on. Ayan, @ iDreamin. Sige, all the best para sa iDreamin. Medyo napronada tayo na mag-debut kasi COVID-19. So, yeah. Thanks. Okay. Ayan. Okay, ladies and gentlemen, Silicon Peito. Long time no see. Yes! Tagal din. But it's probably because of masyadong events. Mm-mm. Shoutouts sa mga kasama natin sa ano bang grupo yun? Ano bang grupo kayo ni Texty? Huh? Wala na akong group. Wala na akong group. Yeah. Pwede ba magkakasama kayo last? Sina? Jay. Oh, si Jay nga. Yes. Yes, hello. Good evening po. Jay Agonoy po. Keepsakes. Ako? Sakit? Opo.
Ayan, pag-usapan natin yung brands because Silicone Peito has represented brands before and hihingi tayo ng advice sa kanya. She is a cosplayer, pero now you're going to the next chapter of your life, tama? Actually, still continuing cosplaying pa din naman. wala pa akong plano. Pero transition ka na, no? Hindi na ganun, hindi na as often as before. Right, with this issue at hand, you're representing a brand and then ganyan yung attitude mo, paka-edgy ka, okay lang paka-edgy ka, pero yung paka-edgy mo na nadadala na yung brand mo to a negative light to the point na people will be asking the brand you represent to do whatever it takes. So, hindi pa tayo umabot sa ganun. I went to that state. But not as an ambassador, pero as a media before ano. Pero moving on, and what's your take on this? Okay, so for the issue kasi, ang take ko sa kanya is that una sa lahat kasi, dapat mas careful ka talaga kasi you're going to be representing certain brands eh, no? And eventually, yung iba dyan, I think they also have plans na sana balang araw makuha sila ng brands, makuha sila ng sponsors. And to be able to do that, you need to have a clean record kasi. Or at least, kung may onting bahid yung record mo, it's not enough that it smears your entire image or your entire reputation. Kasi at the end of the day, brands also care for certain ano, for certain things, no? Specifically their image and reputation. And if na ano siya, nabahira ng something, syempre yung brand na yon, they would like to distance themselves from that issue, no? Currently, I'm receiving 142 millisecond ping. Is this normal? 139 millisecond ping, google.com. Is this normal? O talagang ang internet infrastructure natin sa Pilipinas need to upgrade. Ping? 430 milliseconds ping. Pero I'm checking here, 133 millisecond ping. Is this okay? I don't think so. I don't think so. So but oh, in short, in connection natin. Mm-mm. Sky yan. Yeah. So well, going back to what I was saying, no? It's like sige, for balik example, balik ka dun sa point na ano, yung sa brand na ano, yung representing brand. Ayun nga. Sayang. Yeah. Sige, go. Representing a brand kasi syempre brands also care for their image and reputation. So if mababahita ng image and reputation na yon, chances are the brands would like to distance themselves from it, no? Or from the issue. So take for example yung nangyari sa ibang community, which I think you guys may have heard of it. Yung tungkol sa... Zanko 200. Yeah. So, yeah, about that, no? So, a lot of his brands and sponsors dropped him because of the negative PR that came along with him, no? Mm-hmm. Kahit sabihin natin na, ano, PR is PR, kahit na good or bad pa yan. Naputol tayo sa conservative part. So, some brands are actually and would prefer no negative PR to be attached to them, no? Some brands naman, they embrace whether it's positive PR or negative PR, basta nagkakaroon ng visibility yung brand nila. And in this case, no, if you're a small brand kasi, the best possible thing that you will desire is the positive PR. Kasi nga, small brand ka pa lang eh, ano yun, masisimula ka negative na agad. So, given yung current issue that we're talking about ngayon ano and about representation din ng brands, dalawa lang yung ano ngayon, yung possible outcomes. It's either si person will clear her name and at the same time apologize to the parties involved or at least i-prove man lang ba na ano na malinis siya. Kasi ano yun eh, parang party ng PR. Let's say na para silang may mali, no? So, party A and party B, para silang may mali dun sa issue. But, since si party A ay may ambassadorship or ambassadorship na inaano, na inaalagaan din, to satisfy also the brand, this person has to come up with either a public apology or a public statement declaring that her intentions are clean, and that there's no ill will or ill intent, etc., blah, 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 para lang makapanatag din si brand na tama yung pinili nilang tao.
Kasi majority of the issues that came out right now is ano eh, yung mga tagong issues, yung nasa GC lang, nasa internal usapan lang, ganyan. So, ngayon na lumabas siya and wala tayong choice, nag-leak lahat eh, and ang daming taong na-involve na. So, the best thing she can do is to come clean about it, have a statement about it, and then the rest is up to the brand. So, given na si, ano, si person A is nakapag-apologize na or na-clear na yung pangalan niya and everything, will brand still continue to connect with this person as an ambassador, or will they let go of this person as an ambassador? So, yun yung magiging ano ngayon, galaw ng brand. So, ano, the best for a person when it comes to issues like this, no, is to actually come clean and then be sincere kung mag-apologize man or stand your ground kung kunwari may pinaglalaban ka, no? Kailangan lumabas yung authenticity and yung sincerity, no? Nung ano natin, nung apology or kung anumang statement yun. Kasi the moment it sounds scripted, people are not gonna believe you. Tapos lalo mo lang hahatakin yung sarili mo pababa. And the brand itself will most probably want to disconnect from you as an ambassador. And it will take years of rebuilding your PR, years of rebuilding yung trust ng mga tao sa'yo before you get another opportunity or a sponsorship or anything like that, no? Kasi nga, nabasag na yung ano, trust sa'yo ng mga tao, and nabasag na din yung image mo. So you will have to rebuild that from the ground up. And it starts with a sincere apology or a sincere statement regarding the issue. Yun sa example. Yun yung pinaka-best. Yun na nga yung ginawa ko example kanina. Yun yung kailangan sincere. Kasi pag scripted yung mga sinabi ko, scripted, more on, ano, hindi ka paniniwala ng tao, mas lalo kang ibabash ng ibang tao and mas lalo ka magmumukhang masama. Masabuting upfront ka na ikaw at personal touch mo yung apology message mo. Yeah, exactly. Ayan. Speaking from my experience, I had to settle things personally. Went to the party mismo directa. So, sent a written signed letter and then move on na. That was supposed to be it. So, parang that's hindi ko pa na-release na that should be the closure that I do. And then, fast forward, 2020, keepsakes. We understand well how important yung binigay mong thought. Pero, I want to translate it further na pang masa eh. So, again, paulit-ulit ko sinasabi ko, edgy-edgy ka dyan, pero, kung di ka magbago, kung di man na makita na honest ka, hindi ka paniniwalaan ng tao, bahala ka na sa buhay mo. Yep. Something like that. Yep. Ayun, yeah. Right. Jay, sitin ako ah. Okay lang. Sige po. Go. Sitin tayo. At akala ko nanonood ka lang ng live. Text TMN. Ano nangyari sa'yo? Yan. So si Reaction Paper Man. Yan, extend natin. 10 more minutes para kay Dexty. Si Reaction Paper Man, ladies and gentlemen po. Kilala ko na po to sa community long before he became Dexty MN. So, bakit nga pala Dexty MN? Ha? Ano bang topic niya? Ano bang issue? Branding. Ambassadors. Yun. Branding. Okay, branding ambassadors. To be honest, on my stand, since nanggaling ako sa cosplay, nasa cosplay din ako, and also, I used to be on cosplay, and ngayon nasa streaming industry na ako. Isa lang yung masasabi ko dyan, if gusto mong i-hold pa rin or parang i-keep mo yung mga branding mo or something, you got to say sorry. You need to own yung pagkakamali mo. You need to accept na nagkamali ka. Kasi yun yung unang-unang ano ng mga tao eh, na pag ikaw hindi ka marunong tumanggap ng pagkakamali mo at mas nagtaas ka pa ng ihi mo, ikaw din magkakamali. Ikaw din yung mapapasama lalo. Kahit ano yan eh, sabihin na nating iba yung may cause ng kasalanan na yan, iba yung nag-gaslit niyan, iba yung naggatong diyan.
at the end of the day, yung mga tao, yung mga panghusgang mamamayan ng internet, ikaw pa rin ang pupuntahan niya. Nanonood ka pa ba ng Kontrabando at that time na when was airing? Nanonood ka ng Kontrabando, no? Alam na alam pa yung linyang yan, eh, no? Totoo yan. Actually, kung buhay, buhay pang Kontrabando, andyan lang yung studio nila, eh. Lakarin ko lang. Kaya nakakamiss nga rin yung studio nila dun, eh. Wala, eh. Oo nga, eh. Si Ramon. Si Ramon Bautista nakakamiss, eh. Isa, pa-isa nga dyan. Pa-isa nga dyan. Yun. Patala, nabilate. Yun. I miss those times. Kung sa ano nga, yung sa nangyari sa kanila, medyo i-example natin yung kay ano, kay Prozen. Babalitarin ko na lang para hindi natin. Ano? Ipalaw na kayo isip niya. Kay, ano, kay phone. Kay Asus okay. Zen Pro, yun. Pangalan natin Asus Zen phone. Ano yun eh? Ang pagkakamali ng sa case ni Zen Pro kasi, ni Asus, ni Asus Zen Pro is ano nga, instead na mag-sorry siya, nag-release siya ng kahaba-habang letter na obviously sobrang formal. So, okay yung nag-apology pero hindi katanggap-tanggap kasi nga hindi siya personal touch. Kasi yung pagkaka-trash talk niya is personal touch yun. Dapat kung ano yung pagkaka-personal touch niya rin nun sa pagkaka-bash niya dun sa mga tao, yun din yung personal touch ng yung sincerity na matatanggap na sorry. Connected with this, ano, same na dapat na gawin nung nandito sa issue na to. First of all, we're in the cosplay community. We expect na may pare-parehas tayo. Right? Mm-hmm. Especially pag cosplay yan. Alam ko yung mga ganyan, nag-cosplay organizing din ako. Naging cosplay organizer ako dati. Diba? Oo, nyan ko, antipolo. So, alam ko yung toxicity ng mga tao dyan sa mundo ng cosplay. Ano yan eh, hindi natin may iwasan na may magkakapare-parehas. Hindi rin may iwasan yung iba na sabihin na, uy, character ko yan, bakit mo kinosplay? Yung mga ganun na, ano, Totoo. Like, can we just like, ano, parang be mature lang? Alam mo, pero yung point dun is, ano nga, yung back to the story lang, doon sa situation or the topic, it's better na mag-sorry ka instead na takbuhan mo. Oo. Kasi right now, ang ginawa nila is ano, nag-deactivate sila, which is fine. Kasi maybe you need some time to cool your head and then come up with ano yung susunod mong gagawin, ano? Or let, hayaan mo munang mamanahimik ng onte. Kasi ngayon, ang nangyayari, nag-amplify yung issue kasi yung white knights ni person A and yung white knights ni person B, yung nag-aaway. Ayan tayo. Instead of si person A and si person B yung mismo magkausap. Right? Mm-mm. So, syempre, anong lalala yun? So, I guess, ginawa na din ng kabilang party is, nag-deactivate muna para hantayin mag-simmer down ba? Para bumaba yung init ng ulo ng lahat ng tao. And then, the moment they come back, they have to do something about it. Kasi wala eh, nakita na nila eh. Everyone saw the screenshots, everyone also saw the way they talk and everything. So, kumbaga, nagsilabasan lahat, no? Ang kaso kasi dito, hindi siya yung bagay na pwedeng i-simmer down na. Palamigin, let's cool this thing muna bago tayo, bago natin solve to. Mm-mm. It's like the situation is parang nagsaing ka. Oo. So, yung sinaing mo, hinugasan mo nga, di ba? Yun yung topic, yung hinugasan na yung parang kung ano-ano pa, sinalang mo na dun. Mm-mm. Ngayon, nung nasasaing na yung kanin, luto na, yung luto na is equivalent dun sa napag-uusapan na ng mga tao, ang dami na rin nagagalit. At nagsisimula ng patuhan ng kung anumang binabato ng mga nao. Ng putek, lahat na, pati yung history, nababalik na. Lord. Oo, yun, yung mga ano, mga binabato ng... Sa buong... mga simp, magdabatuhan na yung mga simp. So, ayun na. Dapat, instead na hayaan nila, taguan nila yung kalde, taguan nila at magtago sila sa kwarto nila, ang gawin nila, kunin nila yung kaldero, alisin nila dun sa kalan, kasi pag hindi pa nila inalis sa kalan yun, it's either masunog yun, mas lalala yung tutong,
ang masakit doon, maging abo na hindi na mare-recover, yung wala nang mare-recover, wala nang masasalvage doon sa ano, sa image nila. Mm-hmm. It's just like at that. At po ang batas ng cosplay. No. Batas. Batas ng cosplay. Batas. sobrang ano nun eh, sobrang ewan ko, if you're really prepared to open sa ganitong industry, like being a spotlight industry, front of the camera industry, yung pangalan nito basta nasa show business ka, kasi entertainment partly nasa show business na siya, kasi nga may mga fans na siya, mga followings na sa entertainment na rin siya. To be honest, pag nasa loob ka ng entertainment, pag may issue ka, harapin mo. Instead na yung issue mo, taguan mo. There's two type of issue na pwede mo pang taguan eh. And there's an issue na hindi mo pwede taguan. Yung issue na pwede mo taguan, yan yung medyo pwede pang ano, yun yung magde-deactivate ka kung sabi mong personal. Pero yung hindi mo matataguan, if kasama na yung malaking yung community, yung almost lahat na ng community na pag-uusapan na. Oo. So, pagka ganun kasi na ano, lahat na napag-uusapan na, talagang hindi mo na talaga siya maitatago. Eto kasi, kahit papano, ano siya eh, compared sa issue ni Asus Zenfone. Oo, Asus Zenfone. Na kumalat outside of that specific community where it started, no? Uh-oh. This one kasi maintained itself in the community. So, while it's not advisable na mag-deactivate and, you know, manahimik, I wouldn't fault the person for doing that. Kasi nga, syempre, mabibigla ka eh. Biglang, hala, laki na nung away. Ano nang gagawin ko? So, okay lang naman siguro yun. Pero pag pinatagal nila and then wala silang ginawa about it, that reflects on their character. And that will also affect yung ambassadorship ni person. Kasi hindi, I mean, instead of hinarap mo yung case, tinaguan mo. So, syempre, kay ambassador, ay kay, ano, kay brand naman, it will reflect kay brand na, ano ba yung piniling yung ambassador, hindi nyo ini-screen, hindi nyo kinakausap, tapos hinayaan nyo lang takasan yung issue. So, it will reflect negatively on the brand. Pero yung tipong ganito, maintained naman siya sa isang closed community, no? Okay lang naman siguro, just to give it a day, para mapag-isipan na kung ano na yung gagawin, and then, to actually come out with something na sincere, honest, and may intindihan ng mga tao, and makikita din nila yung pagiging ano mo, diba? Yung pagiging open mo to amends or to apologizing or to making ano, to, anin? Making your sorry count. Making your sorry count. Kasi, to be quite honest, it is difficult to make your sorry count. Hindi mo alam kung matutuloy mo pa yung pagiging edgy mo or mananahimik ka sa isang tabi at magpapakabait ka na, a lot of things can happen, really. So, ako yun, ano? Branding kasi dapat, ano rin eh, isakto mo rin sa branding mo kung ano yung ginagawa mo. Mm-hmm. And alamin mo kung ano yung limit ng branding mo. Was, as a content creator din kasi, for example, ako, content creator ako, DexyMN, anong content ko? Sek, kung anong kataranta doon gagawin ko, mag-uubad ako for MSI, magpapasa o reaction paper sa professor ko, yung mga ganong ano. As in, kung edgy ka, yung edgy mo, dapat limitahan mo lang na walang maapekto ang brand. Like, example, yung kagaya nga ng mga iba, mga nawawala ng branding, hindi ko nasasabihin kung kanino pa yun, nasa cosplay com pa yung iba. So, minsan kasi, if you build a brand, kailangan i-make more, isanay mo yung sarili mo na, hanggang dito ka lang, hanggang dito lang tong comment ko, pag feeling mo, sasabihin mo na lang, medyo yung pinag-uusapan nyo, medyo papunta na dun sa boundary, sasabihin mo na, no comment ako dyan. Ganun lang. Kumbaga may limitations din. Ganyan, 'di ba? ganyan yung content. Kumbaga kasi as a personality din kasi who will represent brands, no?
you also have to know your limits as an ano as a person or as ano as a personality. Kasi may mga ibang person, like say for example, ako, hindi ko kayang gawin, well, kaya kong gawin as a person, ano, yung ginagawa ni Dexty. Pero I cannot do it on my personal branding kasi magkaiba kami ng branding. So, I cannot be as gago as him online, but I can be gago personally. Actually, ayun nga, yung branding niya nga is hindi niya magawa yung brand ko, na ginagawa ko sa brand ko. And yung brand ko, na sobrang, ano lang, funny, witty, comedy, edgy comedic yung akin, hindi ako makagawa na ng content na seryoso. Even may mga brands ako na, hey Dex, I want you to show up in this content na kasama itong brand na to. We want a serious unboxing content. So, gumawa kami ng content and lahat ng tao tumatawa. Kasi hindi nila ako maseryoso at mukha daw akong takot. It goes away from the point eh. So, the point was for the brand to convey that there's a serious message. Tapos biglang tatawa sila, pero bigla pa, ano naman yun? Isang malaking So yeah, it actually depends on your branding talaga. So dapat marunong ka din maglimita doon sa sarili mo kung ano yung hanggang saan mo kayang i-push yung personal branding mo, especially if you're representing and up until when can you do that without affecting the brand that you are representing. Kasi the moment you affect the brand, no, and the moment also na ikaw, yung personal brand mo, na damage, kasi it can go both ways. It's either may gagawin si brand that will affect you negatively as a personality, or ikaw as a personality will do something that will negatively affect the brand, no? So it goes both ways. And given yung issue natin, ano, kung saan nga ba nanggaling tong usapan na to, kailangan talaga para ma-resolve yun is mag-come up si Party A ng sincere apology or ng sincere reaction about this. Tapos nun, si brand naman will have to do the right thing based on kung ano yung sinabi ni personality. Kasi if lumabas na dun sa sinabi ni personality, talagang sincere nga naman, honest nga naman, and gusto nga magbago and everything, ano, Nakat ba? Cue for brand to actually continue and retain si personality. But if majority of the people really did not buy kung ano man yung sinabi ni ano ni personality, then it's time to cut the ties. In this age of content pa naman, mahirap yung magkaroon ka ng bad rap or else people are looking at you. Of course, you want to maintain your sense of self, pero alam mo yun, yung parang there are really things for there's really space for amendments talaga. In other words, kahit ayaw mo magbago, kung may nangyari sa iyo na hindi mo gusto, you regret it. You will regret it and it will go from there, right? So, mabalik tayo. Si Texi lang po nakapag-continue ng internet. Nuno ba si Dexty? Hindi na naputol-putol yung internet. Anong magic 'yan? Dito ako eh, no? Kailangan nakasitin na ako. Kailangan nakasitin ka na. Internet. Ano kasi ako pang mga ano, mga nagsistream. Santo na mga nagsistream. Anyway, sa release ng usapan to, pag gano'n talaga, kailangan mo talagang mag-accept eh. If you want to save something, it's like parang nasusunog ka na talaga eh. Parang yung bahay mo nasusunog. Na nagsisimula na masunog. Kailangan mo kailangan mong magsagip ng kahit anong masasagip mo dun sa loob. Pero kung yung pagsagip mo is, nakita mo nasusunog na, lumaki yung sunog na ganun,
ang naging decision mo is bahala na, alis na lang ako, hanap na lang ako ng ibang lugar. Wala din. Kailangan may ano ka din eh. May hirapan ka din mag-build up from the start din. Kung sa costume ka din na saan eh. At ang masakit dyan, the internet doesn't forget. Hashtag never forget ang mga tao na sa internet. Kung may oops kang ginawa, maaalala at maaalala nila. Depende na sa'yo kung paano mo pinatch yung pass na yon. Masasample natin mga ginawa natin sa mga sarili natin, no, Jay? Sa ating dalawa. Yung mga ganon. So, napatch natin. So, sa iba tao, okay, tanggap namin, nag-sorry kayo, nag-apology kayo, tanggap namin yung sinabi nyo, sincere naman kayo, at mukha namang may actions yung ginagawa naman ninyo habang nagsasorry kayo, nakikita namin sa actions nyo. So, ganun lang inaantay ng mga tao eh. Kung may gusto ka pang balikan. Pero, as of the moment, yung nakikita kong actions ng mga batang ito, ng mga kabataan ito. Mga bata talaga. Actually, mga bata pa na ito, mga anong to eh. Sige, go. Ayun, mga batang to, talagang binigyan kayo ng chance ng brands. Pinagkatiwalaan kayo ng brands na madala yung pangalan nila. Possible nga ano eh. For sure yan, yung mga ibang tao makikipagpatayan pa yan. Uh-oh. In terms of not really literal na patayan, na, pero patayan ng, you know, ng trabaho. Na makuha lang yung mga ganitong sponsors, brands, and ano. Ano yun? Para dyan sa ano na yan. Pero you just like, I did an oopsie. Na I'll just leave, deactivate, people will might forget it, but no. Sa nasa mundo ka ng show business industry since naging ano nasa entertainment ka na, people won't forget what you've did, what you've done. Mm-mm. What you've did, wow, grammar, pero yun nga, what you've done, na alam niyo yun, na kayo din na maano niyan eh, mas mabuting ikaw na gumawa ng paraan para maayos yan kaysa na pagbalik mo nga, nawala ka nga, pagbalik mo, nandiyan na naman yung issue, mabubuhay na naman, maka-up yan. For sure yan, hindi lang porket pinapatagal mo ng ganyan, may mga maglalabasan pa yan. Maglalabasan pa yung mga pass nyo na binuli, na inaway, or kamalditahan yung ginawa. Regardless kung matagal na nangyari yan, nakapag-move on na, kasi sabi mo nga, people never forget. So ako, hindi ako makalimot sa mga kalokohang ginawa ko noon. And of course, I'm doing my best every day. Oh, di ba? Alam mo eh, alam mo Dexter eh. So I'm doing my best every day to get up. And then eventually, ito na ulit tayo ngayon. Back to, this is a different state. Back to basic tayo, di ba? We're back to basic. Ang ano ko lang sa kanila talagang ano eh. Oo, kung ano na rin, kung sa morality speaking, kasi kung ikaw, bumalik ka ulit sa industry yan, sa harap ulit ng mga ini-entertain mo, at may ganong issue ka pa na unclosed, ang bigat sa ano, konsensya, di ba? Totoo. Alam mo, may kinakatakutan ka, may ganitong issue na pwede sa aking iba to, ipukol. Or like naglalakad lang ako, ihampas sa likod mong ganun yung issue sa'yo. Yun yun eh. At least, pag nakapag-apology ka, kinain mo yung, binaba mo yung pride mo, kinain mo yung pride mo, linunok mo yung pride mo, at least, alam mo na, I did my best. I did everything to fix this, fucked up, and, ayun, alam mo yung, as in, magaano yung loob mo na hindi ka na ano, hindi ka na, wala kang kinakatakutang multo ng kahapon mo. Lalo mo Tagalog ko ngayon. Ano ang kain ko? Spaghetti. Happy birthday. Spaghetti. At saka ano kasi, it's part of ano din eh, it's part of growing up. I mean, let's face it, majority ng mga tao sa Coscom is below 18. And eventually, eventually tumatanda-tanda din sila, di ba? So it's also a lesson kasi talaga in life eh. Sure, maraming kapetihan na nangyayari and ginagawa within the community itself, no? Kasi majority of the people in the community are literally children.
So, nangyayari yun. May petty talaga na nangyayari. May mga petty na away, sulutan ng boyfriend, ganyan. Agawa ng post plans, gayahan ng ganito, ng ganyan. That's normal in the cosplay community. Pero, what you do with that problem, no? What you do with that issue and how you cope with it is part of the learning process and kung paano ka nagtatanda bilang tao, no? Kasi, if until now, sabihin na natin 20-something ka na, no? Pero ang paraan mo pa din ng pag-cope dun sa mga issue binabato sa'yo is babatuhan mo lalo ng mas matinding issue. Or like, sasawsawan mo pa, hatakin mo lahat ng white knights mo, atakihin mo yung kabilang tao. Then pagkaganito kasi, like, eventually, you have to learn to be the better person and kailangan, yun nga, tulad sinabi ni Dexty, no? So, swallow your pride and then accept mo kung anong ginawa mo and then move on from there, no? I kind of agree dun sa comment ni, ano, ni Cebu Cosplay, tama ba yan? Sigari. It's a lesson learned, not a lesson and not learned. A death sentence. Diba? Totoo rin naman yun. Mm-mm. Well, if you sabi ko lang, ang tip ko na lang, pati sa mga nanonood nyo yan, at kung makakapanood nito, no, kung recorded nyo na mapapanood to, no, the only tip na may bibigay ko sa ito, pag nagkaroon kayo ng spotlight sa mundo ng entertainment, Tagalog na Tagalog, lalim. Pati accent ko. Ayun, pag nabigyan ko sa mundo ng ng entertainment, bawal ang balat sibuyas. Yes. Kasi everyday yan. Everyday, walang araw na may negatibong may ibabato sa'yo ang tao. Laging may negative feedback, laging may pambabash, laging may pang-iinsulto, etc. Pero you have to learn to carry on kasi hindi ka pwedeng maging patola kasi pag nandoon ka na sa taas. I mean, sabihin na natin yung mga favorite nilang cosplay idols, no? Na nandoon na sa taas, like, sino bang magandang example? Alodia. Ayun, si Alodia, pwede example. Hindi naman siya nagiging patola pagka may nabash sa kanya, diba? Yeah. Or may, ano, may umaway sa kanya. Kasi nga, hindi ka na pwede maging patola at that point eh. The moment na pumatol ka sa tao, nagmumukha kang petty, now off yung mga brands sa'yo, nasisira din yung image mo. At so, diba? So, sayang din kasi you've worked really hard to keep up this image and to get this opportunity. And then, hahayaan mo lang na masira yun kasi gusto mong pumatol sa tao. At saka, yung pagkakasabi ko ng huwag kang balat sibuyas is not just like yung may umaway sa iyo, may negatibo ka lang, nadadown ka na, hindi lang yun. If you saw something offending, papatol ka na. If you see something na, oh my God, ginagaya niyo yung cosplay ko, parehas kami ng pinagbilihan ng wig ko, ng suit ko, ng armor ko, ng weapon ko, ng pati panty ko, parehas kami ng binabilihan ng brand, ginagaya niya ako. And so what? Mm-hmm. At least meron kang kapareha. Well, at least okay yun. And if you think na katingin mo, ginagaya ako nito eh. It's like, okay. Ano ngayon kung ginagaya ka? Take it like positive na lang sa loob mo, pero huwag lalaki ulo mo. Oo. Huwag lalaki ulo mo. Kung ginagaya ka, take it positively na, okay, I'm a good influencer. Tama o mali? Diba? Tama. And at the same time, hindi ko alam kung bakit lumalabas to sa younger gen. Kasi sa batch namin ng cosplayers, nasa point kami na okay lang kami magkapareha ng costumes kasi it's either magse-selfie kami na parehas kami ng itsura or maghihirama kami ng costume. Parang, pagkatapos mo yung cosplay ko din yan, pwedeng pahiram ng costume. Oh, diba? O kaya, nasa shoot kami. After kung suotin yung costume, susuotin niya, tapos susuotin ko yung costume niya. Technically, parehas kami, ginaya namin yung isa't isa, pero sa amin, wala kaming pake. Kasi nag-e-enjoy kami. So, hindi siya, naging competition bigla. Even though you guys are just attending a convention. True. So, matagal ng issue yan, yung mga gayahan-gayahan, ganyan, yung feeling ginagaya, ganito. Matagal ng issue yan ever since. Pero,
ewan ko kung bakit mas big deal siya sa younger gen. Ewan ko. Kasi, ewan ko nung batch ko, isa batch ko ng cosplay, panahon pa ng ano yung pachipachipa, kung mga paper mache na. Ika-batch tayo ng cosplay. Hindi, mas medyo... Mas matanda pa po sa atin si DexTMN. Alam na natin ang edad niya. So, ayun. Yun yung panahon na yung para makakuha namin yung Iron Man costume, magkakailangan namin. As in, more on creativity, we don't care about ano. Makikita mo pa, may mga pati-pati pa ng masking tape yan. Mm-hmm. Yung batch namin nun, may ganun na rin. May agaw, may, uy, ginagaya niya yung ganitong ID ko o yung ganitong itsura ng costume, cosplay ko. Uy, yung character ko, may ganun. May ganun pa rin ano eh. Sa akin, everyone was like, I cosplayed this character, specific, sabihin ko na, Nyan Cat. Mm. I was cosplaying Nyan Cat back then. Mm. Then, I was like, okay, ako yung isa sa mga nag-cosplay ng Nyan Cat sa Pilipinas. Mm. Okay? Mm. So, hindi ko dinadala yung bangko ko na, oh, ako yung una, ako yung nag-iisang cosplayer ng Nyan Cat dito sa Pilipinas. Ako yung napansin ni, ano, ni creator ng Nyan Cat. Hindi ko ginanon. Mm. Then suddenly, someone cosplay Nyan Cat na Pilipino. Mm. And all my friends were like, oy Dex, ginagaya ko. Oy Dex, ginagaya ko. Oy Dex, ganito, ganyan, oh. Ginagaya yung costume mo. Oy Dex, ganito. I was like, sa akin naman, I didn't take it na, alam niyo na, dapat ba ma-offend ako? It's like, I don't see anything na ka-offend dun sa ginagawa niya. If anything, no. If anything, na masaya ako kasi uh-oh. I brought the ano culture ng memes dito sa Pilipinas kung ganun yung nangyari. But hindi ko binubuhat yung bangko ko ngayon. Pero alam niyo, yung pagdating sa akin, hindi ako na-offend noong time na yun. Back 2019, I cosplay Genji. May nagalit sa akin kasi kinosplay ko daw si Genji. What? Bakit? Genji na Overwatch yan, di ba? Oo, community naman to overs. Bakit ka nagalit sa akin? It's like, okay, nagagalit siya. Okay, hindi na ako sasawsaw, hindi ko nagagatungan or papatulan. It's like, magalit ka sa akin. Basta ako nag-entry ako dito, nag-cosplay ako, kausap yung mga kaibigan ko, naglalaro ko nung character na yun. I don't care kung magalit ka dyan. Ikaw nagsasayaw ng pawis mo sa galit, sa gamot mo, sa high blood, yung inuubos mo yung oras mo sa or pagbaba siya akin, okay, fine, galitan mo ako, I don't care. No, ganun. Mm-mm. Pero kung ganyan na situation na umabot na nga sa kanila, na nagpatulan sila, mga bata talaga, ang hilig pumatol, just me. Tito. Diyos ko. Sinasayang lang nila oras. Sa totoo lang, sinasayang lang nila yung brain cells sila sa pag-pang-aaway kaysa sa pag, ano na lang, pag-build ng community and also exploring the, ano, the creation o ano, creativity inside the COSCOM. Mm-hmm. Actually, okay. Ang ano ko, take ko nga dyan eh. Since wala kasing, ano, wala kasing events recently. Mm-hmm. So, lahat mm-hmm. Yung nagsisilabasan yun kasi walang magawa yung mga tao. Kasi, totoo. I don't know if you notice this, but almost every week or almost every month, meron at merong issue sa community. Di ba kalumabas? Since last year. Of COSCOM. Ano? Four Horsemen of COSCOM. Ako? Mahabang usapan yan. Laging lumalabas na ano eh, almost every week may bagong issue and it's either naghukay sila ng lumang issue or legit na may bagong issue nga. O parang, ano ba yan? Naka-social distancing na nga tayo. Wala't di na nga kayo nagkikita-kita sa event tapos may issue pa din. Online rambulan. Wala talaga. Online rambulan. Naghukay sila ng issue, gumagawa ng issue o naghukay sila ng paglilibigan nila. Eh, sino yun lang yun eh. And, tayo kasi, ang community natin. Tayo kasi yung community natin, like, it's growing na eh, sobra. Ang dami ng bagong batches ng, ano, ng cosplayers, and then, yung ibang mga nakikita ko sa event, halos di ko nakilala. Uh-huh. Yung mga kabatch ko, nagkakaanak na.
and everything, nagkakapamilya na. So, talagang bagong batch na ulit yung susunod, ano? And, pangalan nito, nag-grow yung community. Kaso, yung mga tao, parang, ewan ko anong tawag doon yung lumalaking pa, ano? Ano, it's evolving. But, there we go. Devolving. It's devolving, which is sayang. Kasi nga, what? Kailan ba yun? Last year ba yun? Last year na nagkaroon tayo ng representatives for international competitions. Pero ang nangyayari sa atin, kaysa i-bring up natin yung mga taong yun, hindi, dapat kami yung naging representative yan. Hindi, dapat ganito. Dapat ayun, luto-luto. Luto-luto na yan. Oo, exactly. E paano lalaki lalo yung community? Paano lalong gagaling yung community? Sa totoo lang, that's one of the reason why I decided to quit. 100% quit cosplay. Siguro kung pupunta ako doon kasi I just want lang yung character na kinosplay ko. Pero, I'm not going to touch that community 10 meters away. Yun yung COSCOM. Na ayoko nang sumali ng cos group, ayoko nang sumali ng mga competition na ano yun. Kasi the toxicity ng ewan ko kung bakit dinala ng mga Pilipino yung ugaling talangka sa hanggang cosplay community na naaalala ko na medyo okay pa nagsasuggest pa kayo. Anong ginamit mong glue? Ay, epoxy sa akin rugby, mas okay yung amoy. Yung mga ganun na suggestion. Mas okay na mo eh. Greco. Wala. Tulungan ka talaga eh. Pero ngayon, say, parang, uy, ano sekreto niyan? Ba't ko sasabihin sa'yo, gagayahin mo naman eh. Say, hello? Tsaka ang laki kasi ng difference ng community ngayon versus yung community before. Kasi like, again, yung sa batch ko, no? Kunwari, nalalaglag na yung wig nung cosplayer. Like, tipong, eto na yung wig niya, yung hairnet niya, ayan na. Tapos noon, yung falsies na nalalaglag na and everything. So, batch namin, it's like, dali ka dito, kahit di kita kilala, lika dito, ayusan kita. Or like, kakalabitin mo, girl, yung wig mo nalalaglag na, balik ka sa CR, ayusin mo. Ganon, diba? Pero yung sa batch ngayon, parang, ay, ano ba naman yan? Bakit ganyan yung itsura niya? Bakit ganyan? Hindi man lang niya pinapasin ganyan. So, parang, bakit gano'n? Totoo yun. Diba? Totoo yun. Pagka kunwari, nasira yung zipper nung costume niya, everyone else will laugh. Kasi, pero, typically, yung sa community na alam ko and sa community na nakasanayan ko is like, ay, yung zipper niya, wait lang, kalabitin ko lang saglit, ayusan natin. Cosplay medic po. Props, armor. Oh wait, may Greco before. May kilala akong may Greco. Lalagyan ng aayusan yung armor, di ba? Meron pa nga yung di ba? Yung, for example, alam nilang limited yung vision nung karak, nung kinukospin yung character. Sila pa yung, kahit di mo kilala yung ano na yun, yung taong yun, aalalayan nyo pa papunta kung saan man sila pupunta o kaya makapunta dun sa mas maluwag na area. Mm-hmm. Pero ngayon, hindi. Ngayon, hindi. Pagkutrapang ka lang. Oo. Or minsan, like, titisuring ka pa nga Or like, nagugulong-gulongan pa. Different, sobrang laki ng culture differences na parang hindi ko na alam kung bakit nagkagalit yung community. Ano to, kulang ba sa pag... Ito. I have to catch on that, ano. Yung you have good intentions on helping, tapos biglang sasabihan ka, ay, simp. Oh. Simp! Simp! Pero ako ko, some people kasi sa community hindi maintindihan kung ano ang ibig sabihin ng simp eh. Yun yung dapat yung thirsty ka, pero you good thirsty ka, parang ganun. Hindi. There's no good thirsty guy. There's only a thirsty guy. There's a thirsty, oo. There's yung thirsty na ako. Wala pa rin akong alak. Oo, di ba? Shout out po dyan. Dunito man po kayo ng kahit San Miglan po. Okay na po kami. Tanguay Ice. Papatulang ko na po. Question. Wala na bang liquor ban sa inyo? Meron pa. Ayun lang. Kawawa ka naman, sir. Pero yun, yun yung malaking difference dun sa dalawang batch, no? Or at least sa lower batch, sa upper batch ng community, which is lower?
di ba older? Older. Oo. Medyo na ano lang ako dun sa sinabi mong batch mo, nagkataan na kayo sa akin, nasa high school na yung mga kabatch ko. Nasa high school na yung mga... Nasa high school na yung mga anak mo nasa batch ko eh. Pangalan nito, tapos nun yung iba pa sa atin dati, pagka nagkaparehas ng costume. Uy, ano, ito yung ginamit ko na brand. Ikaw, anong brand nung sa'yo? Or like, uy, ano, ang ganda naman nung, ano, nung pagka-detail ng costume mo. Saan ka nagpagawa? Sa atin, ganun, di ba? Sa kanila, ay, ano ba yan, gaya-gaya? Tapos nun, magtatakayan na sila sa event. Parang, ano, anong sense? Tsaka sa batch kasi natin, or at least sa batch ko, lumabas yung mga cosplay medics. Oh, cosplay medics. Mm, cosplay medics. If there's a cosplay medic at one event, masaya na ako doon. Oo. Which is, again, it's a testament of how a lot of people in that specific batch of cosplayers are willing to help other cosplayers. Oh. Dito kasi, mm-hmm. sa batch na to, parang, ano to? Ba't naghahatakan kayo dyan pababa? Ikaw kami nga, naghihirapan pa kami ng makeup. Cosplay eh. Warriors sa meron ngayon dito. Walang medics. Cosplay Warriors. Well, I think that's a downside of having your niche go to mainstream. That there's a new generation. Pero I do not discount the fact that in this new generation, may mga tao pa rin. There's still a few good people in the community. No, and I've seen iba pa rin. Meron pa rin. Hindi namin ninalahat. Meron pa rin. Pero yun nga lang, bad apples. Yun nga lang kasi bad apples are affecting everyone. Totoo. I saw someone in the newsfeed who is a photographer mentioning na nakakatakot na mag-cosplay ngayon kasi ganun ang gagawin sa'yo, ganun ang treatment sa'yo. To which I commented, huwag kang matakot sa dilatang maingay dahil alam mo, walang laman yan. Yeah, it's true. True. Huwag kang matakot sa dilatang walang laman. That's it. Ayun, no matter how, you know, of course, we are all aware of our weaknesses and even our scandals on our own. Pero, alam nyo, at least dalhin nyo naman yung buhay nyo na may dignidad. Basta, ang ano, yun nga yung sinasabi, huwag kang matakot sa ilog na maingay. Mas matakot ka sa ilog na tahimik. Kasi ang ilog na maingay, bago lang. Oo, dalata eh. Pag pinagsak mo yung dalata, maingay siya, di ba? Pag walang laman. Ayun, that speaks for itself. Pag may laman yung dalata, hindi masyado maingay yan. Isang tok, yun lang. Yun lang. Kaya... Pero yung walang laman, plong, 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 plong. Plong, 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 plong. Ganun lang eh. Mm-hmm. So, that's... We all spoke about this certain person na, yun nga, again, nagtatago siya. We're not... as much as, of course, teka, pag-isipan ko muna ang sasabihin ko kasi babalik to sa akin eh. Okay, sige ko lang. Kahit nasabihin natin kasi na, oo nga, nakatago yung profile niya or naka-deactivate or whatnot, makikita pa rin niya ito. And then, ang punto lang natin is to make that someone, regardless kung lalaki, babae, or whatnot, realize na mali ito. Pero, how? Ano, should we just say, bruh? Or, loh, no? Parang ganun. Diba? 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 How do and oh, 'di ba isang malaking bra? It's like 100% bra moment. Mm. 'Di ba? 100% bra moment eh. Of course, memes are the new language. So, 'di ba? May script na 'di ba? Usually sa Philippines, hindi pa uso ano in the popular public na hindi pa nakakalam na ito meme pala to, they will have scripts copy pasted with tapos yung mga memers sprinkle lang yun ng emojis. Diba yeah. Memes are the second language, so whatever it takes to make such persons understand na bruh, I ano kumbaga am I the asshole or what. Kasi, that's, ano eh, yun nga eh. The moment na maparealize natin, of course, we can't shove our ideas to them, ano. Pero,
at least yun lang, at least we did our efforts na hindi naman tayo namimilit na magbago ka, magbago ka, magbago ka. At least yung parang, oh, eto, this is you. Tignan mo sarili mo sa salamin. Ano masasabi mo? Well, kasi, first and foremost, bakit, why is there a habit of people, including me? Bakit ako may habit na minsan pag-uusapan ko yung mga tao? Whereas, if we talk about people, if we are people talking about people, namumukha tayong estupido. Diba? Because smart people talk about ideas. Yes. And then, there's a gray line there. Kasi there's, I got that from a quote. Stupid people talk about people. Uh-oh. Eh, minsan yun yung, pero there are certain jobs that they talk about people. So that they're not necessarily stupid. Galing, no? Hindi ko ma-connect. Hindi ko ma-connect. Hindi, okay lang. It depends more than like on the context, no? Kasi in this case, hindi natin pwede din masabi yun kasi magmumuhang sinasabihan natin si person A na stupid to siya kasi nga pinag-uusapan yung tao, no? Pero what I guess we can say is that yun nga, at the end of the day, ikaw din kasi yung magmumuhang masama. So, try to do things na talagang, ano yan, talagang from the bottom of the heart and at the same time, avoid, as in big word, avoid creating your own issues. Kasi this wouldn't have started in the first place if walang nag-hukay, diba? And if walang pumatol, if walang patola in general. People should also learn to, ano, to stand their ground kung kailangan, but also to ignore something if hindi naman siya worth your time, effort, and whatever, no? Kasi, rather than making the issue die down, they made it blow up so huge na ang dami nang nadawit na tao within the community. Sasabihin natin hindi ka ambassador for a certain brand. For example, you were an intern at some popular company. So that already affected your internship. Exactly. Swerte mo pa kung makatakas ka kung tapos na yung internship mo nung ginawa mo yung kalokohan mo. Swerte mo pa. So, yeah. It affected everyone, na. So, the fact na umabot sa ganong point, ibig sabihin nun, you both did something wrong. So, it has to be fixed na. Hindi siya katulad ng ibang issues na eventually nakalimutan na lang ng mga tao kasi it's so small, it's so petty. It doesn't affect that many people, no? Pero ito kasi, nagkadawitan na ng si person A, person B, person C. Tapos nun, nagkakaroon pa ng ungkatan pa ng mga issues na luma, nagkakaroon pa ng ungkatan ng mga pangalan, and etc. I mean, just recently, I was scrolling through my newsfeed and may bago na namang nadamay dun sa issues. So, ayun lang. It's currently ongoing and it's still, ano? It's still ongoing. Yeah, it's still Lord! Ongoing. Diba? So, kumbaga, at this point, both parties has to put a stop to it or else it's just gonna spread like wildfire and then ito yung tipong issue na until next week pag-uusapan pa din ng mga tao. Party who will be watching this conversation will be like, sino ba kayo? Huwag nyo ba kami pakialaman? Bakit po pinapakialaman yung ibang tao? Ano naman ang pakinyo sa amin? Diyan lang kayo. Hindi nga namin papakialaman yan kung hindi naman nagka-problema that's all yung action mo. Already enough na for you to be talk about it. Diba? There's always something to rebut. There's always something na ano. Kumbaga parang, diba? Diba? It's also stressful na makikipag-away ka online for like a whole day tapos eventually di-hack mo yung account mo para tago-tago lang. Tapos babalik ka ulit, same thing ulit. Hindi ka ba na-stress noon? Jose, ano na nga lang, kanya-kanyang buhatan na lang sila ng konsensya nila. Kung kaya ng konsensya nila yun, na dapat
kine-question na nila kung ano yun. At yung mga taong nakasunod sa'yo, kine-question na lang. Mm-hmm. Kung hindi naman, kung hindi kaya, for sure yan, magsusorry sila. At yung mga suggestions ng ibang tao na kung paano ayusin yung problema. At nagbibigay ng, buti nga may mga ganito tayong ginagawa na kung sakaling makarating man sa kanila, magkaroon sila ng idea kung paano nila ayusin din. Kasi dati, sa panahon natin, walang ano eh. Walang ganito na pag-uusapan na ano, rekta, pag ano. Oh, away ito agad. Issue. Away ka agad. Maji-GT ka pa. GT ka pa. Na-miss ko yung gamer Totoy na yan. Diyan ako na-enlightened. Na, ano. Well, that's for another story. Pero, gamer Totoy really set. Wala sa kalingkingan ni gamer Totoy. Kumbaga, wala sa kalingkingan ng mga tao ngayon makakapantay kay gamer Totoy talaga. Wala, iba talaga sa gamer Totoy. Iba sa gamer Totoy eh. Ingat-ingat ka sa COVID, huwag ka magpa-positive. Stay negative sa COVID. Pero yun nga, diba? Dati kasi talaga kailangan maingat ka or else rekta. Maano ka agad eh. Pero ngayon, parang kahit na ang dami mong kagaguhang ginawa, wala lang. Rekta kasi. Tapos noon, eto, tama si, ano, si yung isang commenter, no? Hindi mawalay ugali na yun kung palaging kinukonsente at hindi mag-e-effort na magbago. Kasi lumalabas din na isang grupo sila. Si Ama. Oo. Lumalabas na isang grupo sila. So, the best thing actually that the person involved can do is to actually show proof na, ano, na hindi na siya makikipag, you know, makikipag-usyoso dun sa mga ano. Kasi lumalabas nga na ano eh, na influential lang din eh. Napabarkada sa mali, ganun. Ang ano ko lang kasi, I'm not going to judge how she does it or paano siya kumuha ng kaibigan, maghanap ng kaibigan, kumausap ng kaibigan, pumili ng kaibigan. Pero alam mo yung ano, for sure naman, pati lahat to sa mga cosplay, nasa cosplay, sa kabalatan ng pagko-cosplay, no? Kung marunong kang pumili ng kaibigan, no? Sisiguraduhin naman natin na hindi ka dadalhin sa kapahamakan. Hindi ka dadalhin sa danger. Oo. Diba? In short, hindi bad influence. Oo. Hindi bad influence. So, depende, anong kailangan din kasi yung iba kasi nakikisawsaw eh, di ba? Oo. So, kailangan, i-depende nila yung sarili nila doon sa nakikisawsaw na instead na ma-resolve yung issue ba, dinadagdagan pa lalo ng uling yung apoy. Kasi, it wouldn't have blown up to this level if hindi nag-awa yung mga White Knights or followers nung dalawang parties involved. Yung paluto niya. Alam mo yung dalawa, nakapag-amends na sila before pa, and then nakapag-okay na sila sa isa't isa and everything. Pero it's their followers and their friends and everyone else who is connected to the two of them na nag-decide na ipit yung dalawa sa isa't isa. Hindi talaga lalo magkaka-issue. Ang isa kasing issue dito is, nangyari na dati. Umulit ka na naman. So, ano yung tingin ng mga tao sa'yo? Repeat offender. Di ba repeat offender? Kasi parang, okay, naulit ko, magsasorry na lang ako. Ano nang gagawin? Ganun na lang yun. Expect na naman, uulit ka na, i-X ka na sa ibang tao. Oo. Kailangan, other than magsabi siya na mag-apologize siya, may valid ano talaga, no, action. Or at least there's something sustain. Makikita kasi ng tao kung nagsosorry ka talaga or hindi. Dapat may substance yung gagawin niya. Or else, everyone's just gonna think, mag-uulit ito, give it a few years, uulit-ulit yun. Naman yan. Diba? Stereotype ka na. Mahirap na yun. Ang masakit niyan, yung pangalan nyo or yung pangalan mo magamit na term sa isang ugali. Ayun. Pag na-stereotype ka, ganun ang mangyayari. And pag ganun ang nangyayari, magiging katulad ka ni Juan Tamad. Uy, na Juan Tamad ka, na Agent Pro ka, na... Na Gamer Totoy ka. Na Gamer Totoy ka. O kaya, ang pinamaga, na siya ina John Lloyd ka, mga ganun.
Ayun. So, kumagang magahanin natin promoting, which is, again, kung babalik tayo sa original topic, ano, sira yung branding mo. End of the day, sira talaga branding mo. Ikaw na bahala kung paano mo ayusin. Kung gagamitin mo na masking tape, duct tape, masilya yan, or greco. Greco, or glue. Or yung rice glue. It's a paper glue. Paano mo ayusin yan? Oo. You're on your own. Oo. Yun ang sinasabi lang namin sa... Kung sakaling nanonood man, kung sino ang nandoon sa issue na yun, kasama sa issue na yun, please, we're attacking nobody. We're just tackling how things... the topic. We're just tackling the topic here. Uh-uh. What if this thing also happened to anybody else? Tsaka also, at the same time, inaano kasi namin na, okay, nangyari to, what now, what next, no? We're not, hindi namin sinisiraan yung mga taong involved. Ang pinag-uusapan namin is the gist of the issue mismo and kung ano yung mangyayari moving forward if no one addresses the issue, no? True. And how people should actually address the issue at the same time. And sa totoo lang, mas mananahimik ng onti yung issue kung mag-stop na yung mga tao makisaw-saw. You can actually... Okay, totoo, totoo. Followers nga na ganun eh. Oh, okay. Kung sinti tayo eh. Kung sinti doon tayo eh, yun lang. Ganun, makikwento ka lang, papanoorin mo lang yung nangyari. Pero yung the moment na nag-type ka na doon, nag-share ka na, may sinulat ka na kung ano-ano doon, that's, nakikisaw-saw ka na doon eh. Okay lang makibalita, huwag ka lang makisaw-saw. It's the moment na sumaw-saw ka, wala na. Kasama ka na doon sa issue. Ang pinakaanong example nito, ng issue na to, I know, yung siguro may iba dyan na hindi familiar sa gaming community or sa esports community, no? Yun nangyari kay ako si Doggy and ano, versus Marlu Arizala or Sander Ford. Yung may nangyari. Nagkahamunan sila ng ML. Ang unang pagkaharap daw nila, hindi sumipot si Sander Ford. So everyone na follower ni Doggy and everyone who hates Marlu Arizala bashing him to the wall na sobrang durog na. And syempre on the side of Doggy na medyo parang medyo out of below the belt na yung ginagawa ng mga fans. Ang ginawa ni Doggy is just cancel everything. Just cancel the competition na lang yung pagaharap nila. Cancel na lang yung pinagsabihan yung mga followers niya, "Oh guys, stop na. Ayoko na makarinig ng ganitong about na pang baba sa ano na to sa kabilang kampong to." We could just be in peace para ano rin, para okay na lahat at para wala ring mawala sa side namin at wala ring mawala sa side niya. Ganun lang. Kasi as puno ng issue, may power kayo to actually tell everyone else involved or nakikisaw-saw or nakiki-involve nun sa issue to just stop. Na huwag na silang makisaw-saw na nag-uusap na kayong dalawa behind the scenes and everything. And that, you know, there's no need for other people to actually butt in. Kasi again, yun yung isa din sa mga reasons kung bakit lalong kumala. So ngayon what? Ano nangyari? Since ang daming sumausaw, ang daming other people na affected, at the same time, nahatak pa yung ambassadorship nung isa, nahatak pa yung sponsorship niya and everything. So ang daming na-drag na mga bagay-bagay that could have been stopped in the first place. Have you told everyone na, "Guys, kami nang bahala dito. Nag-uusap na kami. Huwag na kayong sumali. But, hashtag influence. No, hashtag influence. Hashtag. Hashtag. Ayan, napasarap ang usapan natin. Ang saya ng usapan natin. I hope we could do more of this. Pero late na. It's already 12:15. Kailangan nyo na magpahinga. Lalo ka na. Yes. Siya. Ako kasi lang araw. Oh, mag-stream ka pa? Mag-stream ka pa? Next game? Mag-stream. Trabaho muna. Oo. Trabaho muna. Shoutout kay JM Cruz ng Stay of Tone Podcast and also kay Sarah Pion. Sarah Pion, hi!
Pion! Sarah, what's up? Stop, boy! No, yun, Sarah Pion, Silicon Pay, to XM, alam ko magkakatropa yung tatlong yan eh. Diba? Ay, marami salamat sa pag-ano dito. Ah. Pag-sit-in sa akin dito. Pinaga mo ko mag-sit-in dito. Thank you, thank you. Oh, wala pinalama. Ikaw, oh. Reaction paper man eh. Sino ko para tanggihan ka? Ayun! Kaya malakas ka sa akin eh. Diba? Diba? Eh, sabi ko nga, kinalaman si Dexty before becoming the reaction paper man. So, si Maria naman, of course, I met Maria sa Open Fiesta. Yes. Diba? Open Fiesta, diba? Yeah. Memories bring back. Memories bring back. Sige, go. Sabi ko, Dinik, thank you lang ako. Thank you for also having me here dito sa ano, sa live mo for today. Mm-mm. In fact, marami tayong napag-usapan. True. Thank you, thank you. Natutunan. Yes. Hindi lang yung mga nanonood, pati kami, ikaw, may mga nahukay tayo na, shemay, meron pala akong ideyang ganito. Actually, nagulat nga ako gumagamit sa tako ngayon ng ganito eh. Diba? Sarap ng adrenaline rush, no? Oo eh. Pag G na G ka talaga pag-usapan yung mga bagay-bagay, G ka din talaga eh. Gising ka eh. Oo. Ayan. Kahit na parang inaantok ka, nagising pa rin ang utak mo. Ladies and gentlemen, DexTMN and Silicon Payto. Plug-in na po. Plug-in. Plug-in. Love ko lang yung page niya. Silicon Payto. Like niyo yung page niya. Follow her on Kumu. Everyday nagsistream siya doon ng 8 o'clock onwards. Basta gabi, pag wala ng araw, naka-live na yan for sure. Mga follow nyo na social media account siya, Silicon Payto guys, na yun. Tapos report nyo yung page niya, DexTMN. Hoy! Char lang. Oh, follow nyo. DexTMN. Tsaka nagsistream ka ba man yun? Pabalik na ako ng streaming ulit. Nagpahinga ako kasi issue. So, ayun nga. Maraming salamat din po pala sa Shopee at lumarating na rin po yung mga orders namin kanina pa, nung Monday pa po. Maraming salamat po, Shopee. Salamat, Shopee. Lazada, ano na. wala pa yung RAM ko na 8GB. Hanggang ngayon, wala pa rin. Nung February ko pa in-order yun. So, ayun nga. Ikaw. Okay na ako. Maraming salamat nga pala, guys. Plug ko lang din, follow nyo si Jay, keepsakes. Keepsakes! Let's go! So, hashtag influence. Hashtag influence tayo dyan. Mga buhay pa dyan at mga gumagalaw. At may mga pusong, may mga tunay na pusong cosplayer na nandoon pa rin yung buhay, sinasabuhay pa rin yung bayanihan. Actually, dapat nga tayo mga Pilipino, dapat tayo mas lalong nagsasabuhay ng bayanihan lalo sa loob ng cosplay ko. Totoo talaga kung dami mong nasabi. Ang dami yung sabi, no? Ang dal-dal ko. Namiss ko kasi nasa podcast ako. Dati kasi nasa podcast ako, kaso nasibak ako kasi nga ang dal-dal ko. Maraming salamat, Jay, for having us here sa podcast. Emergency live. Honest, maganda yung topic natin for tonight talaga. Basta pa may issue, may emergency live. Jay Agonoy, keepsakes. Maraming salamat, Instagram.